Alright guys, what's up? Kamusta po ang lahat? Isang mapagpalang araw. This is Jason Albasa. Ngayon ay araw ng Biyernes guys, June 16, 2023. It's nice to be back dito sa ating munting YouTube channel. Ruel of Malalag patuloy na umaasa, no? Na maisasama niya ito sa kanyang pag-uwi itong sina Rachel pamilya. At ito pa nga, nabuksan or napag-usapang muli, no? Ang usapin patungkol sa panghimasok ni Dr. Love. Matatandaan natin guys na sa part 6 ng vlog ni Idol Kalinga Prab, no, doon sa last part ng video ay kumbaga kinukuminsi ni Dr. Love itong si Kuya Val na kumbaga wag isama itong si Rachel kasi nga kumbaga minor de edad. So muling napag-usapan dito, muling nabuksan, no, ang usapan ni na Red Noveno, ni na Sir Red Noveno at ni Ruel of Malalag, no. At dito sa video ito guys, papapanood po natin. Anyway, shoutout muna kay na Sir Red Noveno. Baga yung source ng ating video clip ay mula po sa kanyang vlog. At of course, shoutout din kay na Idol Kalinga Prab, Kuya Val Santos Matubang. Ayan, at sa mga idol natin, guys, please support them, no? Sa pamamagitan po ninyong pagsuporta ay lumalawak ang chance o yung possibility na mas dumami pa yung mga kababayan nating kumbaga yung ating mga kababayan, no, yung na kanilang matutulungan sa pamamagitan ng pag-subscribe, like and share ng kanilang mga videos. At bueno guys, bago tayo magpatuloy once again, ayan, tandaan dalawang topic yung pag-uusapan natin dito, no. Itong napag-usapan nga ni na Ruel of Malalag at ni Sir Red Noveno ay magpapunta nila ng Davao City. At of course, si Ruel of Malalag palagi palang nasa kanyang isip. Ano itong si Rachel? Kaya naman kahit nasa malayo siya, meron siyang mensahe rito. Ayan, stay tuned. Huwag kayong maglilipat. Huwag kayong aalis guys. Dito ka lang sa ating munting YouTube channel. Tara, samahan nyo mag-react. Samahan nyo manood. And of course, please, yan, mag-iwan kayo ng komento guys. Feel free. Here we go. Alright guys, tanito na nga tayo sa video clip. Once again, ito ay nagmula sa vlog ng ating idol na si Sir Red Noveno. No, sa vlog ni Idol Red Noveno ay na-interview nila itong si Ruel of Malalag at hindi nila naiwasan guys, no, na mapag-usapan itong pagpunta nila ng Davao. Kumbaga ito kasi parang mapupurnada gawa ng pag-kontra, no. Ito yung pagkontra ni Dr. Love kasi nga kinukumbinsi itong si Kuya Val Santos Matubang na kung pwede ay huwag payagan itong isama si Rachel. Gawa nga raw ang sabi ni Dr. Love, minor de edad, no? Kahit kasama pa ang tatay ni Rachel ay ayaw na ayaw ipasama ni Dr. Love, no? Talagang pinaninindigan niya ito at ito yung naging rason kung bakit lumulobo, no, ang kumbaga mga bashers ni Dr. Love. Anyway, it's all about kumbaga ito namang kay Dr. Love, no, ay kumbaga scripted at ito yung nagiging role niya dito sa Kalingap serye. But syempre guys, papatuloy natin kung ano nga ba itong kumbaga naging interview ni na Kuya Red Noveno patungkol dito kaya Ruel of Malalag, no. So ayan, tara, panoorin natin yung video. Once again guys, samahan nyo mag-react. Feel free na mag-iwan ng inyong mga komento, no. Ayan, at like and share na rin. Here we go guys, panoorin natin yung video. Basis lang sa mga ano, no, mga nagko-comment, may posibilidad ba na hindi kayo matuloy? Oh, based sa ating napapanood sa mga teleserye at sa mga interviews, talagang totoo yun, no, na posible may mangyayari talagang hindi natin ina-expect. Mismo ako, hindi ko inasahan din na mangyayari yun, na hindi makakasabay sila Rachel kasi nga gaya ng sinasabi at palaging sinasabi ni Dr. Love na dapat isalang-alang yung batas kanyan, no, kasi kasi minor pa. Mm-hmm. Sa akin, abangan nyo na lang po yung episode 8, baka mahikayat pa natin or makumbinsi yung papa ni Rachel, no. Kasi yung papa talaga niya yung first na umayaw ganyan, kasi nahiya din siguro sa
usapan ni Dr. Love tsaka ni Tuya Bal na ando si Dr. Love, yung word na sinusulsul si Kuya Bal, di ba? Sa last part ng ano interview sa amin ni Rachel, ni Ate Edna tsaka ni Kuya Bal, hindi namin alam na last part pala nun is kinausap ni Dr. Love, Dr. Love si hinabol niya. Kuya Bal. Humabol siya. Oo. Sana hindi mag ano, hindi magbago yung isip ni Kuya Bal, and siyempre sana magbago pa din yung isip ni Tata Risa na sumama sa amin. Pero doon ano eh, natural lang yung na nagdamdam yung tatay ni Rachel kasi anak niya si Rachel eh. At saka ayaw ni tatay ni Rachel doon na yung ginawa ba ni Dr. Lab na parang kitang-kita niya na hadlangan niya at sinasabi niya ng ganito. So parang doon pa lang yun ang ano eh, yun ang trigger na. O nga, siguro yun po kasi nga alam naman natin na medyo ano, emotional din yung papa ni Rachel. Talagang dinadamdam kung about sa mga anak yan, talagang paglalaban. So yun ang kahinaan siguro niya na, limbawa, kaya ano, kung napapanood or naririnig niyo yung mga sinasabing Dr. Love, medyo naano siya, yung nadadown. Nadnalumural. Kaya, ayan, tama yung sinasabi dito ni Ruel of Malala, guys. No? Kahit kanino siguro mangyari yun, yung kunwari, kayo yung nasa sapatos ni Tatay Rizan, no? Eh, kumbaga, magiging emotional ka rin. Kumbaga, syempre, patungkol ito sa yung pamilya eh. Nasasaktan ka talaga. At ito, si Dr. Love, talagang mahusay na kontrabida. Ito nga si Dr. Love. Naway, ano, magbago ng isip itong sina Kuya Val Santos Matubang at siyempre pa itong tatay ni Rachel, si Tatay Rizan, kumbaga hayaan niya na lang yung mga pinagsasabi ni Dr. Love. At siyempre guys, at ito ang sabi ni Ruel of Malalag, no? Abangan na lang natin sa episode 8 kung ano nga bang mangyayari. Baka kung sakaling nga makumbinsi. Anyway, we still have 7 days more to go before, yun na, bago at yung schedule ng pagpunta nila ng Davao City kasama ng buong pamilya. Anyway, yan ay mako-confirm pa. Mga mapag-uusapan pa yan sa episode 8 kung ano nga bang tunay na estado. And of course guys, itong si Ruel of Malalag, no, ay kumbaga positive thinking naman itong taong ito. Siguro ay kumbaga para sa kanya eh matutuloy silang magpunta ng Davao kasi kumbaga lahat eh ayos na eh. Pero guys, at panunurin natin itong na-corner din itong si Ruel of Malalag, no, ng isa sa mga nag-i-interview rito dito sa vlog ni Idol Red Noveno, no, patungkol kay Rachel na kahit pala'y malayo itong si ano si Ruel of Malalag, no, eh talagang nagki-care itong si Ruel of Malalag kasi kanyang palangga na si Rachel. At eto pa. Ayan, panuorin natin yung video clip guys at huwag po kayong maglilipat. Eto na siya. Panuorin po natin. Stay tuned. Alright guys, at bago tayo tumiretso, no, dito kay sa mensahe ni Ruel of Malalag patungkol sa kanyang palangga na si Rachel. Pakinggan muna natin yung panuorin muna natin yung napaka-positibo niyang pananaw patungkol dito kumbaga sa kinakaharap nilang sitwasyon. Kumbaga ito kasi para kasi nga nasa pending case eh. At eto nga, no, may kumbaga panawagan na rin siya sa mga manonood. May mga pakiusap na rin. At eto, panoorin natin yung video clip. Huwag na huwag po kayong aalis guys. Stay tuned please. Here we go. Paano? Ayun, huwag po kayo magsawa sa amin na suportahan. Although may mga challenges man, pagsubok, no? Normal lang yan sa totoong relasyon or totoong buhay. Tama. Ang sa atin lang is maging tatagan yung ating loob. Bigyan nyo yung tiwala sa amin na makakaya namin yung mga pagsubok na yun. Mm-hmm. And ayun lang, ipagpray din natin na sana maging positive yung resulta. Resulta. No? Sa ano? Tama. Sa nangyari na ganito mga pagsubok sa episode ng teleserye. Alright guys, at ito ay para sa ating mga kumbaga manonood na talagang kumbaga nawala ng ano ng pag-asa na matuloy pa itong pagpunta ni Ruel of Malalag kasamang pamilya ni Rachel papuntang Davao.
So yan, maging positive lang ayon sa ating idol. No, wag mawala ng pag-asa na baga ito'y malalagpasan din. At syempre pa, makakatuloy sila pagpuntang Davao para syempre makilala ng mga pamilya ni Rachel ang mga kanilang mga kamag-anak. And of course, ito na rin yung chance para makilala once again ng pamilya ni Roel o malalag itong pamilya ni Rachel. And of course, si Tatay Rayson din guys, no? Kumbaga, yun, siguro ay tuwang-tuwa siya or magiging masaya siya once na makarating ng Davao. Kasi napakatagal ng panahon ang nakalipas. Pero guys, at eto na, panunuurin natin yung naging minsay ni Roel of Malalag patungkol sa kanyang palangga na si Rachel. No? At alam naman natin na busy-busy itong mag-vlog. At kahit nasa kabilang probinsya, nasa Sorsogon, eh, hindi may iwasan na magbigay ng mensahe patungkol sa kanyang palangga na si Rachel. So, okay, tara, panuro natin once again. Ang message ko kayo para kaiga ko, mag-iingat lang siya dyan palagi, no? Kasi di natin alam yung panahon ngayon, no? Kahit doble ingat tayo, pero may mga pagkakataon talaga na may mga hindi natin nasaan. So sa akin, maging aware tayo sa ating paligid. And unahin mo yung ginagawa mo, yung clearance mo. No? Kasi kaya hindi siya sumabay ngayon kasi kiniklear pa yun niya. Yung mga kiniklear pa niya yung kanyang yung clearance. No? Kasi kung sa school, kasi kung may kailangan pang ipasa or i-comply, magagawa niya ahead of time sa kanilang recognition bago siya makapunta ng malalag or makasabay sa amin. Sana nga makasabay sa amin, no? Kasi nga no, sayang din yung opportunity na talagang binibigay ng mga ibang tao para sa pamilya nila na once in a lifetime lang may magsuporta para mapuntahan yung kamag-anak nila sa Mindanao. Douglas na. Ano po, ano? Alright guys, at yun nga, no, napakalupit ng mensahe ni Roel of Malalag para sa kanyang palangga na si Rachel. Kumbaga talagang nag-care siya para rito, no? And iniisip pa rin ni Roel of Malalag kumbaga yung pag-aaral ni Rachel, no? Kasi may kumbaga clearance pa na kailangan gawin dun sa school. At yun naman kumbaga suporta na noon yung pagminsahe niya pa lang, pag-message niya dito patungkol sa kanyang palangga. Kasi nga ayon dito kay Idol Red Noveno palagi raw nanonood ng vlog, no, ni Sir Red Noveno itong si Rachel. Okay guys, at eto pa, salamat po sa mga kumbaga sponsor ng ni Roel of Malalag, no? Ito yung yun sa nag-shoulder ng ticket papuntang Davao. At shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating mga idol, especially dito sa pamilya ni Rachel. But bueno guys, maraming salamat sa inyong panunood at naway na-entertain nyo kayo sa ating munting vlog na ito. At once again, kung bago ka pa lang sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para laging updated po sa mga videos na ating i-upload dito lamang sa ating munting YouTube channel. And once again, supportahan natin Red Noveno. Subscribe nyo po guys. Maraming salamat once again. This is Jason Alvasan.